Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine Mendoza and kay Aldon Richards ngayong umaga na to. But before that, nais kong pasalamat muli sa inyo walang sama pagsuporta sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Eto na, simulan na po natin guys. So yung isa sa mga second, parang sa second episode yata to madidinig po natin. Yung isa sa mga interview ni Paolo Contis kay Aldon Richards. So kung saan ang sinabi po niya, is about po parang medyo may pagka-nude yung usapan. So, kumbaga yung usapan po nila about po sa pampatangkad. Kasi una sa lahat guys, yung pandemic daw, may ginawa daw pong pampatangkad si Aldon Richards. Yun po talaga isa sa mga talagang tinutukan po ng mga fans. Kasi una sa lahat guys, hindi naman magiging excitement mismo yung usapan ni Paolo Contis. Alam naman natin, pag si Paolo Contis yung kausap mo, medyo bastos, diba? Pero at the same time, ganun pa man as comedian, so lumalabas din po yung pagkakomedyante ni Aldon Richards. So napag-usapan din po yung about po sa tuli. So yun po talaga isa sa mga na madidinig po natin sa second episode po. Kasabay po mismo no Aldon episode na second episode na ipapakita po sa YouTube channel po ng Sparkle YouTube channel. Kasi yun sa lahat guys, yung usapan po na to is talagang medyo mahaba eh. So, kailangan putol-putulin yung bawat episode para po marami pong manood. And then, the same time guys, isa din siya marketing strategy to ng YouTube channel po ng management ni Aldon Richards. So, mag-anniversary, di ba? Anniversary interview ni Aldon Richards to for 1 year niya daan po sa Sparkle. So, the same time guys, sa kabila po ng pagbalik po niya sa Japan, sa kabila na po yung ginawa po niya mga happenings, mga projects, and pinag-usapan po mismo. And also guys, yung kahapon, yung inasikaso po niya, yung sa pinuntahan niya po mismo, yung isa sa mga location po ng pagdadausan po niya ng kanyang esports. So, inaayos na, hinahanda na. At pinaprepare na po mismo yung isa sa mga pagdadausan po ng kanyang business venture na esports o Myriad ML Tournament. So, and then, napakalaki guys. Maganda yung setup. And also, ang ganda ng vibes. Nakaka-excite yung vibes po mismo doon sa esports location po na gagawin po sa tournament po ni Aldon Richards. And isa pa nga po din sa nakita po natin is pinakilala na po kung sino. Ang daming kasali guys. Sobrang daming grupo. It's almost 30 plus yung grupo na sumali po mismo. Grabe. Ganun katindi po yung labanan mismo dito sa ML tournament. Iba't ibang mga groups na talaga naglalaro na ng mga ML. And then the same time guys, ito na yung chance po nila na ipakita sa buong mundo. Kasi hindi lang naman po mismo sa Facebook mapapanood to, meron sa YouTube, all over the world mapapanood pong esports ni Aldon Richards na isa sa mga pinagmamalaki niyang business, di ba? Yan masabi po natin, lahat gagawin po ni Aldon Richards. And lahat naman ng ginagawa niya nagiging successful. And for sure, itong esports po na to, pagiging successful din po ito pagdating po ng January 28. Marami din pong manonood at marami din pong magpapakita mismo ng interest kasi marami po ang talagang mahilig sa ML. So kung maglahat po ng gagawin po na business venture ni Aldon Richards ay relatable po sa mga tao. Diba? Sa mga nakakahilig at mga nahihilig sa sports and sa concert and then susunod niyan for sure, movie na po yung gagawin po ni Aldon Richards. Kasi kamakailan, nakikipag-usap na rin po siya sa mga director, ang ibang producer na talagang humihingi siya mismo ng idea patungkol po sa paggawa po ng iba't ibang mga movies. Diba? Kaya masabi po natin after ng esports, movies na po yung gagawin po niya. At inihiling po ng True-Blooded idea na television na movie naman po nila ni Maine Mendoza. So yun nga lang kung papahit talaga si Aldon Richards na talagang humarap muli sa camera. Kasi yun po talaga isa sa pagtutuunan niya ng pansin ngayon, for sure. Itong kanyang business venture pagdating po ng mga kalahatian po ng taon. And then also guys, si Maine Mendoza naman po. So sa Habado po ngayon, at check po natin kung present po si Maine Mendoza kasi kahapon wala po siya sa EB. Which is doon lang po talaga yung source po ng mga fans po sa kanya, kung kapusta na ba siya, kung ano po yung nangyayari po sa kanya araw-araw. So Itbulaga lang talaga yung nagbibigay po ng source of information about kay Maine Mendoza kapag wala po siya.
Eh, marami na pong pumapasok sa isipan po ng mga fans kung ano po yung nangyari, kung bakit wala siya sa EB, hindi siya present. Pero at the same time, kung nasan man po si Min Mendoza ngayon, kung masama na yung pakiramdam niya kasi kumakalat po na balita, masama daw po yung pakiramdam ni Min kahapon kung bakit hindi po siya nakapasok. At sinasabi din ng True Blooded Indian at Loud Nation na parang may jet lag pagbalik po ng Philippines, which is galing Japan. So, ganun po yung mga isa sa mga iniisip po ng True Blooded ADN. And since, kapag kababalik na lang po ng Japan po noon, sabi nga, is parang balik trabaho agad siya. So, taping, ganyan. So, parang hindi kinain ang katawan po niya. So, kumpaga yung adjustment ng body po ni Min Mendoza, parang hindi daw po kinaya. So, kaya hindi siya nakapasok kahapon sa EB. Pero kung ano naman po yung nangyari at kung bakit hindi man pumasok si Min Mendoza, is talagang basahin po natin, get well soon kung masama yung pakiramdam. And also, guys, kung ano man po at kung nasan man po si Min Mendoza today, is talaga mag-iingat siya palagi at mahal po siya ng mga fans. Mahal na mahal siya ng True Blooded ADN at nananatili pong nandyan at stronger together ng pagsuporta po sa para po sa kanya. And also guys, lahat po ng gagawin pa po niya isusuportahan po ng mga ilang True Blooded ADN kahit na separate man yan o Together Fragic. Yung kapag Together Fragic ni Min and Alden, susuportahan po yun ang buong Aldab Nation. Pero kapag separate, may ilan-ilan pong susuporta. Hindi man lahat, pero halos talaga mayroon sumisilip-silip sa mga separate project po nila. At natutuwa din po ang lahat kapag may mga bagong success, awards, and then the same time guys, mga achievements si Min and Alden. At talagang masasabi po natin, nagtatanggumpayin din po, hindi lang po mismo si Min and Alden, kundi din yung mga fans na sumusuporta po sa kanila. So, ayun lang guys yung sa update natin ngayong umaga na to. And thank you guys sa panonood. And see you for my next video. At kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod ko pang ganyang mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Thank you.